Yawas up mga kabiyahe. Dito tayo ngayon sa Port of the Pitan. Tapos sa vlog natin ngayon ay i-share namin yung information kung magkano ba ang ticket sa tao o meron kang sasakyan papuntang Dumaguete. Tapos ano bang mga kailangan, requirements, no? Tatanungin natin si Sir Jason mamaya. Mamaya takil na tangkilikin natin yung ano, yung fare. Kasi busy ako kanina, hindi busy. Ako naka-entertain sa inyo. So, doon na sa loob ng Paskat, yun yung Paskat, oh. Yes. Yun. So, bibigyan kami ng information sa mga hilig magbiyahe. So, para sa inyo tong video na to. Tingnan mo ba 'tong mga kabiyahe, andito tayo ngayon sa nandito tayo sa barko ng Paskat at nandito si Sir Jason para sabihin sa atin kung magkano ba yung ticket sa tao, magkano ang sasakyan at ano pa ano pa. Sige, Sir Jason. What's up mga kabiyahe? Andito na nga. Pumunta na nga tayo doon sa kaibilang destino ng isla dito sa Mindanao. Galing po kami sa Dapitan, tapos nakuha kami ng ticket. Sa gusto, sa mga gustong bumiyahe, nandito po yung mga information. Ano yung mga ticketing or mga expenses natin kapag meron tayong dala ng mga sasakyan at simple personal nga ticket natin. Babasahin ko na lang muna. Sige, sa sasakyan yan. Sa sasakyan, yung ganito. Yung ganito, yung van. Van. IS van na ganito kalaki, yung mula Dapitan patungong Dumaguete, magkano? Ay nagkakalaga ng 4,860. 4,860 yung sasakyan. 4,860. Pero sa tao, Sa tao, sa premium ka ay 600 pesos. Yun yung aircon. Yun yung aircon. Oh, 600 pesos. Pero kapag hindi naman yung ano, hindi naman aircon. Magkano? 500. Oh, 100 lang yung diferensya. Oh, 100 okay. Lang yung diferensya. May tanong ako sa iyo, Sir Jason. Ano ba mga kailangan natin para makasakay ng barko, like vaccination card o ano ba yung mga kailangan? Yung mga requirements na hinahanap sa tiketera ay yung mga valid ID or whatever na company ID or valid ID or vaccination card. Basta may vaccination, okay na okay yun. Okay na yun. Okay. Tsaka meron pa sa palang bayaran sa sasakyan, yung PPA yata, 129. Ah, oh, yung PPA. Magkano yung terminal fee? Yung terminal fee is only 25 pesos. 25 pesos. So kung merong sasakyan, tapos yung driver, free na yung driver? Stop. Oh, may libre yung driver. Isang libre. Tao lang yung libre. Driver lang yung libre. For your accommodation, for upgraded lang with additional 50 pesos. Upgrade 50 para mag-aircon din yung premium. Driver, no? Oh, okay. So, yun po yung mga kailangan nyong malaman pag magbiyahe kayo mula Dapitan, papunta Dumaguete. Vice versa siguro, no? Same lang yung pamasahe. Oo, same lang yung pamasahe. Depende sa araw, baka magano sila. May nagtatanong kung bakit nandito kami sa labas. Okay. Eh, kasi sarap sa kritorosik. Masarap kasing langapin yung presko na hangin dito sa ano? Sa dagat. Ayaw mo dun sa loob, no? Kasi mas maganda yung tanawin dito. Yung salita namin, pasensya na, putol-putol kasi hindi kami pure na mga Tagalog. Saan ba tayo papunta ngayon? Punta kami ng Dumaguete. Pagkatapos ng Dumaguete, siguro magbibiyahin, magplan trip naman kami. Meron na ba tayong sa susunod na vlog, parang ano tayo, no? Bacolod to Dumangas. Yun yung abangan nila. Yun yung upcoming nating schedule kung para malaman ninyo kung magkano ang ating pamasahe. Okay. So yun. See you sa next. See you sa next video. What's up? Salamat mga kabiyahe ni Rans. So yun po mga information natin nalaman ngayon ni Sir Jason. Kaya abangan nyo sa mga next vlog natin. Magbibigay pa kami ng information. Kung magkano ba yung mga ticket sa biyahe. So yun. Peace out mo. Anak, ganin mo yung camera.